Dalawang beses sa isang linggo na magpa-dialysis si William, 3,000 piso kada dialysis session ang ginagastos nito sa mga pribadong dialysis center. Dahil sa hirap ng buhay, umaasa ito sa mga pampublikong dialysis centers. Pag sa labas, talagang lalabas lahat ng iyong kayamanan. Ako nang nagbabayad, umuutang ko sa mga kapatid ko, kaya kung sino kan saan, o kaya yung sweldo ng asawa ko. Dahil dito, napili siyang benepisyaryo ng programang Medical Caravan na flagship program ni Senator Alan Peter Cayetano. Bigyan ako ng slot. Doon ako medyo nakahinga ng kaunti kasi dalawang slot yung nakuha ko. Hindi na ako nagdadayari sa labas. Pag bumababa po kami sa ating mga caravan, sinasagot po natin lahat ng the hospital bill, yung pong mga laboratories nila, and then yung sa gamot kung available po sa hospital. So sinasagot po natin yan. Ang mga benepisyaryo bibigyan ng guarantee letter. Dito nakapaloob kung anong mga medical services ang sasagutin ng programa. Ipapakita lang ito ng mga benepisyaryo sa mga partner hospitals upang mabayaran ang kanilang mga bill. Actually, depende po eh. So for example, ngayon dito sa OPD, kung magkano po yung nasa charge slip po nila, for example, may mga x-ray po sila, laboratories, kung magkano po yung nasa charge slip or dun sa resibo na kailangan nilang bayar, yun po yung binibigay natin for OPDs. Para naman po dun sa mga magdi-discharge, as much as possible, kinocover na po natin lahat. Isa sa mga nakinabang dito, ang asawa ni Grace. Pantustos daw ito sa pagdadialysis ng kanyang asawa na na-diagnose ng kidney failure at diabetes taong 2016. Mahirap sir kasi sa isang linggo, 3 beses siya mag-dialysis. Kaya ayun, wala kaming trabaho. Aabot sa higit 500 pasyente ang target ng programa. Kailangan lang ay ipresenta ang valid ID para makapag-avail. Ang programa ay parte ng Medical Assistance to Indigent Patients Program ng DOH at ng Malasakit Center ng Baguio General Hospital and Medical Center. Tatanggap pa ang programa ng mga aplikasyon hanggang bukas, ika-7 ng Hunyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.